So as requested ng ilan nating mga subscribers, kung pwede ba daw ipakita natin o nagtatanong sila paano ginawa yung chicken na mukhang crispy. Ayan, so ito yung guys, actually napakadali lang ng ingredients niya, harina lamang, and then garlic powder, ito yung magpapasarap ng lasa ng breading natin, and then black pepper, and then salt. Ayan, so yan lang po ilalagay natin dito, and then ang sekreto din para crispy pala yung ating breading is ice water. So hindi lang tubig kundi ice water, so maglagay na tayo ng garlic powder. Paminta. Tansya-tansya lang po. And then asin. And then haluin muna natin. Dagdagan natin kung sa tingin nyo kulang pa yung lasa. Kasi dadagdagan pa natin ito ng tubig. So tansya-tansya lang po dito. Wala talaga akong measurement. Meron din tayo ditong harina na dry. Lagyan din natin ng konting pepper. Timplahan din natin. Ayan. And then haluin lamang natin. So ibuhos na natin yung ice water. Tansyahin nyo lang. Huwag masyadong malapot. Huwag din yung masyadong malabnaw naman. Tama lang. So, ito na yung ating breading. So, ganito yung lapot niya. Ayan. Ayan. So, din titigman natin kung okay na yung lasa niya. Nagdagan ko lang konting garlic powder. Ayan. So, then ready na yung ating mantika. Iano na natin yung manok. So, dito muna sa dry. Ganyan. So, after nyan. Ganyan. Ganyan. Pasensya na guys kung minsan di nakasentro yung camera ko dahil medyo mahirap hawakan yung camera habang may ginagawa yung isang kamay. Ayan, so. Maliit lamang. Ay! And then yung apoy nyo, huwag masyadong malakas para hindi siya sunog agad sa labas, and then sa loob hilaw, alam nyo yung ganon. So kailangan medyo dahan-dahan lamang yung ating apoy, yung init ng mantika. Luto na ako ng kanin. Bubuksan natin yung bagong brown rice. Ayan. So, ito yung dati naming brown rice, guys. So, bubuksan ko na lang. That is duck or chicken? Chicken. Oh, it is chicken. Ang may isda eh. Hindi, nag-bake din ako ng isda eh. Oh. Yeah, I'm gonna meet Jason today. Kasi kailangan namin mag-work sa project eh. Tapo naman. Kayo lang? Yeah. Sana, dito muna lang pinapunta. Ang may isda? Hmm, sasabihin. Sasabihin niya muna namin.
mo, isda o puyo? Diba? Kasi, parang drop na lang niya dito nung nanay niya. Di wala tatay. Wala siyang nanay. Divorce. Well, meron siyang nanay, obviously. Pero stepmom. Well, meron talaga siyang totoong nanay. Pero nandoon na somewhere. Pero nakita niya daw at least once in a 5 years. Kung ba't nandun pero tatay niya, hindi ka nanay niya? The first time nakita niyang nanay niya, 13 na siya. Yeah. And then ngayon daw, nagreklamo daw ang nanay. Ipod mo upside down para ma... Nagreklamo daw ang nanay, bakit di ko makita ang anak ko? Huwag ka mag-vlog kasi ayaw niya daw nagka-camera eh. Bakit inakbo? Matanggalin yun! Hindi dati niya pa alam. Na nagbablog ako. Saan niya alam? Tinapi ko. So, ngayon sabi niya, baka i-vlog ako ng nanay mo. Ayan, luto na yung ating chicken. At sabi ko kay kaya ayaw hintayin si kuya. Ayaw na daw niyang hintayin. Butong na daw siya. Pakinggan na natin yung crispy na yun. Ano? Ano ba yan? Wala. Pagpunta mo doon, ibebentahan ka lang ng kotse. Nangyari na yan noon eh. Ito, panlinis ano man mo yan? Panlinis mo doon sa asal eh. Ah, para kuminta. Ano? May ayan chicken. Ni kuya, chicken. Ako kumain ako kanina ng chicken, pero ngayon, ito ang kakain. Binake ko yan. Macarel. Eh, parinig ko nga yung crispiness. Kutsara ka pa. Dapat pa-chicken. Pwede ka nga. Tingnan nga natin. Kung crispy. Crispy? Kuya naman, Mang Tomas, ang nilalagay niya rin. Ketchup. Kain tayo. So, papunta lang kami. Turn left onto Haynesport Road. Ihahati daw ni Mami doon sa library. Para doon sa aking kaklase kasi meron kaming project na gagawin. So, yeah, papunta na kami doon. Pa siya nakakapasok. Saan kaya ang entrance nitong library? Bakit hindi doon ang entrance? Papunta kami kanina dito, ang traffic, yung pauwi dahil ano ngayon, alas 5, pauwi na yung mga nag-oopisina siguro. Ayan, balik na ako sa bahay guys. Ano yun, traffic oh, hanggang doon sa dulo yung sasakyan. Para kaming namamasya lang yung tabo. Ako guys sa parking lot ng train station. Ayun na yung sasakyan natin. Ulimlim na hapon. Kanina ang lakas ng ulan. Basang-basa yung aking itong ano ko dito. Kanina inano ko na lang ng tissue para matuyo.
natin yung dalawa. Anong ginagawa? Nagluto lang yata yan ng itlog dahil walang ulam. Itong araw na to, magkasunod kasi na araw, meron akong paso. Kahapon may ulam pa sila, nakapagluto ako. Pero ngayon wala, sabi ko magluto lang kayo ng itlog. Para yung aga mo daw sabi mo dati. Tingnan mo to, mga tira ko doon, may mga binibigay na snack eh. Tingnan mo yung mga butter. 30 minutes ang pala yun eh. Ang? Yung gawa ko. 30 minutes? 20 minutes. Paano ka nag-defrost? Nag-defrost? Oo. Eh, yun na rin yung nag-aubeng. Hindi na-depress eh. Dapat di ganyan o. Nabe-burn yung sinasabi nila freeze burn ba yun? Kailangan takpan mo talaga. Ang karne huwag nakasiwang lang. Yung may sabi ng teacher ko kahapin. Oo. Yung sinasabi yung nasa. Plus nakahalo yung lasa. Oo. Freeze burn ang tawag yun. Ganun ba yun? Ayun. Yung naan o. Kaya kailangan din siya naka-expose. Takpan mo talaga. Hindi ka ba gutom, Mami? Ha? Hindi ka gutom? Hindi. Okay. Hi, guys! Ayan, so nandito ako sa train station. Naghihintay ng train. Natatapos ko lang ako kumain, guys, eh. Kasi kanina hindi ako masyado nakakain. Ang sakit ng ulo ko, hindi ko alam kung ang dahilan ba eh, yung gutom. Ayan, so dito na lang ako kumain kasi matagal ako naghintay ngayon, mga 15 minutes. Pero okay lang, parang nagpapahinga lang ako dito. Ayan, so, ay grabe, pagod na pagod tayo. Pagod sa trabaho talaga. But anyway, masaya na rin ako dahil pauwi na ako. And then bukas, wala akong pasok. Ayan, maghintay lang ako ng train, guys. Nag-text sa akin si Ayen kanina. Hindi ko pa nare-replyan. Mamaya na lang sa bahay kami mag-usap. Kasi sabi niya, meron siyang sinabing address na kung alam ko daw pumunta doon. Kasi nagpapahatid siya. Kasi daw may project silang gagawin dapat doon sa bahay ng kaklase niya. Kaya, tingnan natin. Kasi pag ibang road na naman, sana madali lang para madala ko siya. Kung hindi man, siguro mag-Uber na lang kami. Hatid ko siya. Thank you.